Manuel, kung nalang ka man ay pagpunta mo dito ng 26. Sasabihin ko sa kanya, nung una ka ako, pinahanap kita doon sa manugang ko. Sabi, masipot ka, di ka mo nagsipot. Miss na kita. Matagal na tayong hindi nagpapangita. Para sa kami ni Manuel ng sitwasyon na ako din po, hinanap ko din tatay ko kasi iniwan din kami. At kaya talagang isa sinasabi niyo po ako kasi sa ganito, broken family din po kami. Kaya naiintindihan ko po yung ganitong sitwasyon na mahirap po ang broken family. Kumbaga kahit na may mga asawa na, yung medyo meron man lang closeness sa inyong mga magulang. Mga kalingap, alam ko po na tayong lahat ay nasasabik na makita ang muling pagkikita na magkapatid na si Kuya Manuel at si Kuya Ricky, gayon na rin ang kanilang ama na si Tatay Moises. At ngayong araw, mga kalingap, meron akong nalaman kay Tatay Moises na isang good news. At meron siyang panawagan kay Kuya Manuel. Mga kalingap, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw po, andito tayo kay Tatay Moises para po magdala ng kanyang ayuda, para may allowance, may ano po siya, may kukonsumuhin naman po siya ngayong buwan. Tara po. Sana lang andito po si Tatay Moises. Kasi yun nga po, dun siya tumutuloy sa kapatid niya kapag gabi. Tingnan natin kung nandito ito. Tay! Oh. Ay, buti nandito ka. Kamusta ka po? Very good. Ha? Ay, come on. Ay, kamusta si Nanay Shirley? Hindi na po dito nag-uwi. Gabi-gabi man. Ay, umuwi na ulit siya? Oo. Ay, okay na kayo? Ay, parang yung malabo ito. Gawa ng gusto umalis kami dito. Ay, hindi ka ako alis dito. Ha, gusto niya mag-alis na talaga kayo? Oo. Pero ayaw mo, kaya napipilitan siyang matulog dito paggabi. Oo. Ako yung makapunta muna doon sa mga anak kong isa sa 26, masama ako. Saan yung tay? Saan po? Paracali. Pupunta kayo ng Paracali? Hindi, yung pinuntahan mo. Ah, sinasabi mo lang sa kanya? Oo. At ikaw muna ang mag-alaga itong bahay nito. At makakal muna ako. Ay, ang gusto kong sabihin, lumayas na siya. Mabalik na wala ko. Ay, fastidio. Bakit tay? Hanggang ngayon ba inaaway pa din po kayo? Away po. Ay, hinihilot po muna ako, no? Hinihilot kaya mo, tay, ganito ang gagawin ko, no? Mm-hmm. Kung sino man po yung sa tingin ni Nanay Shirley na may nasasabi sa inyo dito, eh ako na po mismo ang kakausap, ano? Kakausapin ko sila ng maayos. Kung ano po ba talaga yung nagiging problema nila dito sa inyo, no? Oo. At para malinaw, no, tama, tay? Tama yun. Mm-hmm. Para malinaw sa atin na kung ano ba talaga yung nagiging problema nila. Bayan mo. Pag maulinigang kung yan, kasabihin ko na sa iyo. Sige po, tay. Ay, tay, may gusto pala ako sa iyong itanong. Hindi mo pa ba napanood yung paghahanap namin kay Kuya Ricky, ay kay Kuya Manuel? Hindi pa. Hindi pa? Anong masabi mo, tay? Kasi si Kuya Manuel pala, napag-alaman po namin, ay sinubukan din pala niyang hanapin po yung Ricky. Si kapatid niya na si Kuya Ricky. Oo. Anong masasabi mo kay ano sa paghahanap namin? Kahit wala pa akong sabing puntahan na ninyo, ay pinupuntahan na ninyo. Naputay. Nang makita siya. Opo. Ay nakuha mo ninyo. Kaya ang ikinahihiya ko lang, siyempre hahanap ka rin yung gasolina. Yung pagdating ninyo, kung kayo man lang ay ina-accept doon, kung hindi. Ibig sabihin, lang kayo pakainin. Yung sa amin naman po, tay, naiintindihan din po kasi namin yung sitwasyon nila Kuya Manuel, na kung sila man po ay medyo gipit sa ngayon sa buhay o medyo sakto lang din talaga, naiintindihan naman po namin yun, tay. Kaya okay lang po sa amin na hindi man nila kami mahainan ng pagkain. Okay lang naman po yun sa amin, tay. Wala pong problema. Yung gasolina, wala pong problema yun. Basta nakakatulong po kami. Wala mo lang pamilihan. Oh, mag-cook muna tayo. Okay lang po yun, tay. Naintindihan naman po namin. Pero, kasi syempre, nangangamuhan din sila sa buhay. Opo, alam po namin yun. O, tay, anong gusto mong sabihin kay Kuya Manuel kasi pupunta siya dito sa 26? Anong masabi mo?
sasabihin ko sa kanya. Nung una ka ako, pinahanap kita doon sa manugang ko. Sabi, mga siput ka, di ka mo nagsiput. Mm-hmm. Ngayon naman, itong mga kasama ko mo, sinabihan kong hanapin kayo. Tinulungan ako na hanapin kayo. Kaya maraming salamat ka ako at natagpuan kayo. Kaya ka ako, kaya maraming salamat ako manul at naalala mo pa ako. Yun ang mapagmahal sa akin. Opo, tay, tsaka sa tingin ko, tay, mabait din yung kanyang asawa. Taganaga daw yun. Oo, mabait din yung asawa ni kay Manuel kasi yun nga po, mga kalingap, sabi ko, ako na lang po ang magdadala kay Tatay Moises doon. Pero ang sabi po niya, alam niyang mahina na si Tatay Moises. Kaya sabi niya, sila na lang po yung pupunta dito para bisitahin si Tatay Moises. Kaya nakakaunawa po siya sa sitwasyon ni Tatay Moises ngayon. Gaya nung una, walang kakungkon eh. Nagdating ang anak niya na galing abroad. Mm. Bah, akalaan mo ba ang dala niya ay dalawang tricycle, isa sa kaya ako sa isa. Dahil sumula ko sa bundok. Mm. Ayaw mo siyang umahon yun, hindi nangyari. Tatay Moises, naghiwalay kayo noong asawa. Nung naghiwalay kayo nung nanay ni Kuya Manuel, ilang taon pa lang si Kuya Manuel noon? Ay, mali. O baka mga tatlo pa lang. Mga tatlong taong gulang? Mm-hmm. Mga taga Mercedes yun. So, ibig sabihin tumutugma din din sa sinabi? Yun ang mabulbog na ako doon. Ano yung tay? Ito ba nagka-problema kayo nitong nanay po ni ano? Hindi. Eh bakit po nagkahiwalay kayo? Nagkaasawa siya ng iba? Sa tagal lang hindi na ako nagsipot, nagpaasawa sa iba. Dahil wanted na ako doon. Ito na tayo yung pangyayari na nagka-problema kayo sa Mercedes. Oo. Na medyo naglaylo kayo, yan. Kaya hindi ka sa kanya nakapunta. Yan. At sa tagal ng panahon hindi niyo pagpunta, nakahanap na siya ng iba. Yan. Mm. Pagkakuha niya, diyan siya dinala sa Munting Buhangin. Mm-hmm. Ngayon, kasama, siyempre kasama si Manuel at maliit ko. Opo. Nung maglaki na siya, nakakapagtabo-tabo mo na siya. Mm-hmm. At tabuan mo doon nga, sumanun na wala tayong mainom. Yung kaya mo lang, nainom siya. Nagtabo. Pagkatapos, pagdating niya doon sa may balisbisa ng bahay nila, nag-uusap-usap yung mag-ama at may mga anak. Kaya ang ginawa mo ni Tutoy, naglayas. Nagpunta doon sa taga rito. May bahay man doon. Doon nagtira. Nung malaman ni Kuya Manuel na hindi pala niya totoong tata yung tinutuluyan niya, na nalaman niya na nandito pala yung tata niya, hinanap ka niya, no? Oo. Mm-hmm. So, ibig sabihin, nung time na yun, sabi nung asawa, parang mga 20 pa lang si Kuya Manuel, no? Mga 25 years old pa lang, yun nung hinanap kayo. Mga 20 years old, mahigit pa lang. Wala pa. Wala pa. Talagang binatilyo pa, kumbaga, yung hinanap ka. No, nakakatuwa din si Kuya Manuel kasi pares kami ng sitwasyon. Yung hanapin ako. Mm-hmm. Pwede na. Oo, kasi mga kalingap, paras kami ni Manuel ng sitwasyon na ako din po, hinanap ko din yung tatay ko kasi iniwan din kami. At kaya talagang sa sinasabi niyo po ako kasi sa ganito, broken family din po kami. Kaya naiintindihan ko po yung ganitong sitwasyon na mahirap po ang broken family. Kumbaga kahit na may mga asawa na, yung medyo meron man lang closeness sa inyong mga magulang. Kaya alam ko po yung pakiramdam ng ganito. O tay, ganito na lang. Huling ano na lang. Anong gusto mong mangyari kapag dumating dito si Kuya Manuel? Anong gusto mong gawin natin? Dapat isipon-ipon tayo. Ano ba ho? Ano ba ang sabi sa iyo? Mapunta sa iyo o mapunta doon sa kapatid? Doon daw siguro sa kapatid, pero imi-message nila ako kapag pupunta na dito. Para alam namin. Dito tayo na sa anak kong babae. Manuel, kung nayang ka man ay pagpunta mo dito ng 26, ay doon ka na kay ate mo tumuloy at pupunta kami dyan. Pati itong mga kasama ko ay mapunta rin doon sa kay ate Merle mo. Doon tayo magtataragpuan. Miss na kita.
matagal na tayong hindi nagpapangita. Mas maganda po yung kahit naghihirap ay maigi ako noon. Opo. Yan mga kalingap, at naimiss na daw ni tatay si Kuya Manuel. Gusto na niyang magkita ulit sila. At malapit na po itong mangyari, no? Ilang araw na lang, ilang tulog na lang, magkikita na silang mag-ama. Alam ko po marami sa inyo nag-aantay, at kami man din po ay na-excite na magkita-kita ulit sila. Ano? Tay, may dala po ako dito sa iyong ano, pang konsumo mo, ano? Ilalagay ko din sa loob. May bigas ka po dito, tsaka grocery. Kayo nag-silab yan? Ay, hindi po, tay. Tay, lagay ko dito sa lamesa mo, ha? Matuwa tayo, wala kang kaunti. Walang ambil. Tay, magbili ka ng ano mo? Yelo. Magbili ka ng pang ano mo man lang, no? Yung kailangan mo dyan. Kaya totoo lang, ang ugali ito, wala pa mga anak ko. Tay, dagdagan mo dyan. Dahil pag ako mayroon, bisita. Magkuk muna tayo at wala pa kami kinain. Wala ko lang po sa mga kuhan. Tay, masaya kami kasi nalaman ko ngayon na pumupunta na pala ulit dito si Nanay Shirley tuwing gabi. Okay na po, at sana ay ano, maging okay yung relasyon nyo, no? Kasi dadalawa na lang kayo nagtutulungan. Sabi nga, dadalawa na kayo nagtatabangan. Kaya, oo, sabi cool. Oo, kumbaga ay dapat ay pakisamahan yung isa't isa, no? Sige, tay. Salamat. Sige, ha. Sige po, mag-ingat kayo dito, tay, ha? Sige po, at ngayon ay may pupunta pa po kaming ibang matulungan naman natin, ha? Salamat, sir. Opo. Sige po, tay, ha? Yan po, mga kalingap. At sige po, ngayong araw po ay okay na po kasi umuwi na pala ulit si Nanay Shirley. Diba sabi nga po ay wala namang problema, hindi naayos. Pero ang kailangan nating ayusin ay yung sa mga naririnig nila dito sa kapitbahay nila. Kailangan nating malaman kung ano ba talaga yung problema nila dito kala tatay, para naman maayos po. Opo. At wala po yun, tayo, okay lang yun. So ngayon po mga kalingap ay punta naman tayo sa susunod nating tutulungan. At salamat po sa sponsor na nagpapaabot po nito sa tumutulong sa amin dito kay tatay. At sana po ay pagpalain po kayo. At sa mga viewers, sana po ay ganun din, pagpalain din po kayo lahat. At salamat po sa suporta nyo sa araw-araw sa panonood sa mga video namin. Suportan nyo po Commander ni Marcos, Marcos TV Channel, Kuya Bal at Edna Kalingap Rob. At maraming maraming salamat sa lahat ng suporta nyo. God bless po.